uso ngayong bare months, isa sa mga dapat din nating paghandaan ay ang additional expenses kabilang bayarin sa konsumo ng kuryente dahil na rin sa kaliwat ka ng okasyon. Kung hindi naman maiwasang magsaya, may magagawa ba para magtipid? At yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga kasama si Attorney Randy Castilan, Spokesperson and Legal Officer ng Dagupan Electric Corporation o DECCORP. Attorney Randy, hindi na lang sa office, dito na sa studio. Uh-oh. Good morning and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning, Joanne, tsaka sa mga nanonood ngayong umaga. Okay, unang-una, Attorney, ito naman yung palaging tinatanong. Kumusta ang generation charge? Tumaas, bumaba? Good news. Sa mga nasasakupan ng Dagupan Electric, bumaba. Mm-hmm. So, bumaba siya ng around 58 centavos compared to sa last month. So, mas magandang balita o sa mga nasasakupan namin. Makakatipid sila kung sila ay nagkukonsumo ng mga around 200 kilowatt hours. Mga around 100 pesos ang mababawa sa kanilang bill. Okay, alam naman natin ang DECCORP may ginagawa rin paraan para bumaba ang konsumo ng yung generation charge na pinapataw natin. Ano ba ang naging dahilan muna, Attorney Randy, bakit bumaba yung generation charge natin? Unang-una kasi nararamdaman na natin yung epekto ng bago naming kontrata doon sa aming geothermal plant na kontrata. Ito ay mas mababa o mababa yung nakuha naming presyo dito, nasa 4 pesos lang. At saka meron na rin kaming solar plant na yung kanyang presyo ay mas mababa din. Mm-hmm. So kahit medyo tumaas yung presyo sa market, itong dalawang power sources namin na to na mababa yung rate, nakakatulong para ibaba yung aming overall generation rate. Oo, may technical term kayo doon, Attorney. Parang mas naging complex yung sources nyo ngayon. Yes, meron yung sa case namin kasi blended generation ang taong namin. So hindi lang kami nakakontrata sa isang planta, marami kaming planta na kakontrata. Okay. Nako, dahil nga ngayong bare months, marami ng pailaw, mga Pilipino, pag nakakita ng mga kumukutikutitap, bumubusi-busirak yung puso kapag nakita nila sa kanilang bahay, mga Christmas lights. Pero paano ba magtipid, Attorney Randy, sa konsumo sa kuryente? Yes, meron na rin kasi mga solar Christmas lights ngayon. So pwede nila i-consider yun. And then meron na ring mga LED na Christmas lights na mas matipid. Okay. Pero ang mas maganda pag hindi na siya ginagamit, makakatipid at the same time safe din, bago matulog patayin muna para makaiwas tayo sa anumang incident. Okay. Attorney, parang nare-recall ko rin may oras na mataas yung konsumo ng kuryente. So ito yung nire-recommend nyo na huwag masyadong gamitin kapag ganitong oras. Yes, especially yung pamamlansya. Yung nga lang, kasi meron tayong tinatawag na time of use hours. Ano? Yung dyan namin kasi tinitingnan kung saan yung mataas na konsumo at saka mas mababa. Kadalasan, ang mataas na konsumo ay doon sa kainitan ng araw. So pagka gusto nating makatipid, sama-sama tayo na gumamit o magplansya ng madaling araw kasi doon mura yung kuryente. So para mabalansin natin yung konsumo. Hindi lang ng household natin, but buong consumer group. Okay, magandang tip yun, Attorney Randy. Ah. Pero Attorney, yung solar-powered na mga electric gadgets, nire-recommend din ng DECCORP? Yes, oo. As long as dumaan sila sa tamang pagsusuri. And then, yung mga nagpa-plano rin na magkabit ng kanilang solar panel sa mga bahay, maganda rin yun. Mas magandang yun ang gamitin nila kung talagang gusto nila magtipid. Yung nga lang, kailangan nila i-coordinate sa amin para maayos natin yung interconnection ng DECCORP at ng kanilang sistema. Ah, so pwede palang i-connect sa DECCORP? Oo, kasi para malaman natin kung magkano yung generation ng panel mismo. Kasi kung sobra yung kanyang gine-generate, ibibenta yan sa DECCORP and then yung DECCORP babayaran niya. Kaya ang tawag namin dyan ay net metering. Nininet namin yung kinukonsumo at saka yung kinukuha niya sa DECCORP at saka yung excess pa yung binabato niya sa amin. Okay. Pero tutulong ang DECCORP sa pag-install na niyan? Yes. Kailangan nila i-coordinate sa amin para mapalitan namin yung
Metro at matingnan namin yung kanilang sistema din. Okay, ah. Maganda yan ah. Maganda. may mga ideas ako, especially sa mga magpapatayo ng bahay, yes, first time, di ba? Yes, oo. At least may mga tipid tips. Mm-hmm. Attorney, ito naman, pinapataasan ngayon, ongoing yung rehabilitation sa may Arellano Street. Yes, may yes. mga electric post tayo doon na tinamaan, mm-hmm. nahagip talaga nung road elevation. Yes. Ano pong ginagawa natin at kumusta na po yung update dito, Attorney? Actually, mula pa nung July, gumagalaw na kami dyan. Pero this coming next week pala, October 23 onwards, mm-hmm. Lahat ng mga poste na naiwan na doon kasi napalitan na siya, i-withdraw na namin lahat yan. Kasabay na rin sana namin yung mga telecom companies at cable mm-hmm. companies para yung kanilang mga attachments doon sa aming naiwang poste, mailipat na doon sa bago mm-mm. para hindi na po makaabala doon sa DPWH construction. Okay. Mm-hmm. At mas mataas na rin yung poles kasi nakita namin the last time parang lumalaylay na rin yung mga kable. Oh. Kasi ang baba na, abot na ata, hindi naman. Parang igaganon mo lang, maabot na, hindi naman. Mas mataas yung nilagay na namin doon. Tsaka nag-extend kami ng konti para makaiwas kami doon sa mga buildings. Mm-hmm. Linawin din natin, Attorney, hindi affected ang power supply dito sa areas na ito. As much as possible, nililimit namin yung mga interruption. Kung kaya namin gawin siya ng live, ginagawa namin siya ng live. Pero mm-hmm. kung kailangan namin maglipat ng mga linya o magkagkad ng bagong linya, nagkakaroon din ng mga interruption, pinakamahaba dyan 6 hours, kagaya nung nangyari kahapon. And okay. then sa Sabado, magkakaroon din ng mga 6 hours na interruption sa may area ng yung school na yung PINMA up to doon sa UDD. Okay, 6 hours. Naku, sa Saturday yan. Siguro ipopost na rin. Posted naman na siguro yan sa Decorp. Posted naman na siya at naipadala na namin din sa mga radio. Okay, and television. So. Attorney Randy, ano po ang direction ng DECORP in the coming years? Hopefully, maging paperless transaction yung aming mga transactions sa DECORP. Mm. Sana rin mas dumami yung mga renewable power sources para doon na kami, yung aming next na supply agreement ay makuha namin sa mga renewable. Mm. And then, parating na rin yung requirement ng EVDA law, ito yung electric mga vehicles. So, papunta na rin yung industry dyan at kakailanganin yung cooperation ng mga electric companies sa pagpapatayo ng mga charging stations. Kasi marami na rin nagpo-purchase ngayon ng mga electric vehicles. Yung nga lang, karamihan mga hybrid pa. Pero yung mga full electric vehicles, kokonti pa kasi hindi pa ganun karami yung mga charging stations. Okay po. Attorney, kasi ngayon election period, yes, especially ngayon, nag-umpisa na yung campaign period. October 30, ito na yung mismong araw ng election. Mm-hmm. Power supply natin? Sa ngayon, wala naman kami nakikitang kakulangan sa supply. Malaki naman yung ating reserve. Huwag lang sana magkaroon ng mga problema sa transmission and then sa mga planta. At tuloy-tuloy lang yung supply. Ngayon, every election period naman, binibigyan kami ng listahan ng COMELEC kung ano yung mga polling places. And then, pinupuntahan namin ito isa-isa. Okay. Chine-check namin yung kanilang mga connections and then yung mga transformer nilo-load check namin. And okay. then, nakiki-coordinate na rin kami dun sa kanilang mga electricians para ayusin din yung kanilang mga load side wires na tinatawag. Okay. Attorney, siguro yung message natin sa public, especially pag may mga notices tayo, saan yeah. ba sila pwedeng pumunta? Pwedeng bisitahin nila ng social media accounts? Kasi kung minsan, hindi naman na kailangan i-broadcast, mas advanced kayo sa social yes. media accounts nyo. Meron kaming text blasting. Kung pupunta lang po doon sa aming DECORP Facebook page, and then meron din po kami nakapin doon. At sundan lang po yung mga mechanics doon, instruction, para ma-i-register po kayo. Lahat ng mga notices namin ay napapadala na through text mm-hmm. pag naka-register ka doon. So, yun po. And then, isa pong importante na gustong ipamahagi o ipaalam ng ERC, ito po yung lifeline rate mm-hmm. discount. Hopefully, yung mga kasama natin o mga customers namin na nasa 4-piece na listahan, mm-hmm.
o kaya yung mga wala naman sa 4-piece pero sila ay marginalized at ang kanilang income ay 12,000 and below. Pumunta lang po sa malapit na Decorp offices at mag-register para maka-avail po tayo ng discount. Wow, may discount din pala ang Decorp. Nako, maraming salamat, Attorney Randy Castellan, at ingat kayo palagi. Okay, thank you.